Father. Father. Andiyan ho ba kayo? Nandito ako, anak. Mangungupisal ho sana, Father. Ano ho bang gagawin? Sige, anak. Sabihin mo sa akin ang iyong mga kasalanan at ako'y makikinig. Father, sinuway ko halos lahat ng utos ng Diyos. Nakiapid po ako sa hindi ko asawa. Nagnakaw ako. Pumatay ng tao. Nahuli na nga ako, Father. Kaya lang, tumakas ako. Sus, Mariusep. Napakalaki pala ng kasalanan mo. Ikaw ba'y nangangako na hindi mo na uulitin ang iyong mga pagkakasala? Hindi ko may papangako sa inyo yan, Father. Eh, bakit ka nangungumpisal kung hindi ka pala handa magbago? Kahit anong oras, hoy, maaari akong matiklo, Father. Mabuti na yung makapagbawas-bawas ng kasalanan. May pag-asa pa kaya ho akong makakyat sa langit? Kung sakasali? Pwede naman, anak. Kaya lang, isasagutin ka sa batas. Parang! Magbukin parang! Dahil makasalanan ka, anak. Si Jago! Nangyari sa'yo? Ang bilis-bilis kasing tumakbo eh. Ayan, napagkamalan to ni Hudlum. Uy, Arbo, kung ako sa'yo, ipariritoki ko yung pagmumukha mo para mapagkamalan ka naman pulis. Inang! Naku, eh, nahamak na naman ako. Hoy, kayo ha, kung hindi dahil sa pangit na ito, hindi ka magwabo, limte ka mo si Paon ko. Ah? Ikaw naman, Jimmy, may sinusurveillance pala kayo. Hindi ka man lang tumimbre. Nagkataon lang, sir, na natsempo namin suspect doon sa simbahan. Pero kung nandun ako, Jimmy! Pero kung may backup kayo, hindi kayo natakasan.
Huwag kayo mag-alala, sir. Mahuhuli ko rin yung lokong yun. Eto ho, inay. Eh, pasensya ka na, anak. Kailangan lang talagang mabayaran ko yung amilyar. Eh, kulang naman yung pera ko. Kasi naman, yung mga tenant namin, nangako namang magbayad. Eh, wala namang inaabot. Nako, ayan na ho siguro yung magaling niyong anak. Oh, ano? Ha? Oh, Chris. Chris dito. Oh. Daddy! Oh, makabasa ka ng pawis, ha? Hindi po, Daddy. Tito Jim, lagot ka kay tita. Oh, bakit daw? Ewan ko. Naku, kayo talaga mga bata. Masyado maraming alam. O sige, papasok na ako at baka mapalo pa ako. Eh, ha? Hoy, lalaki! Dalawang araw ka na raw nawawala. Ha? Kawaan ka ng Diyos. Anong klaseng padidifamilya ka? Yung asawa mo, hindi alam kung anong nangyayari sa'yo. Kung patay ka na o buhay ka pa. Saan ka pa talaga nanggaling, ha? Inay, may sinosurveillance kami. Ah? Hindi pa nga ako natutulog eh. Ah, ganun ba yun? Tulog na ako. Puyat naman pala siya eh. Walang tulog. Nakakaawa naman. At saka ko na lang siya kakausapin, ha? Sige, anak. Alis na ako. Sige na ho, inay. Sige. Pare! Mukhang dibdiban yung pag-iinsayo mo, ah. Kailangan, pare. Ayoko na maulit yung nangyari sa Santa Cruz. Nakakahiya. Hindi na kami tumama. Natakasan pa kami. Ikaw, pare. Puputo ka rin ba? Ah, hindi. May nakapagsabi lang sa akin na nandito ka. Kaya dinaanan na kita. Okay na, tama mo ah. Hindi na masama to. Kulang pa yan. Good morning, Miss Lopez. Hello. Magta-target kayo ngayon? Ito, matagal na walang practice eh. Ilang rounds kukunin nyo? 100 lang. Sandali lang o. Ay, si Jimmy Santiago ng Western Police District. Oh, siya ba yun? Oo. Sige, salamat ha. Ito. Alam na namin yan. Kumandar na naman pagkapalikero mo. Kami oh, bahala. Talaga, oh. Steady ka lang. Miss, are you shooting very well? What? I mean to say, Miss, puputok ka ba? Sana. Gusto mo, turuan ka namin? Ako na! Ito talaga, oh. Please. Ako na! Ako na eh! Pambihiro. Thanks. Oh, miss. Ready to fire na yan, ha? Talaga?
Okay. Salamat. Ang galing mo palang pumutok. Tinuturuan ka pa namin. Napahiya tuloy kami. Siya nga pala, Elsa, si... Jimmy. Elsa Lopez. Matagal ka na bang shooter? Ang galing mo bumaril, ha? Mga 2 taon pa lang naman. Gusto ko kasing maging pulis na tulad mo. Aba, hindi sa'yo bagay maging policewoman. Bakit naman hindi? Ang bagay sa'yo. Woman of the police. Palabiru ka pala. Hindi nagbibiro yan. Hindi, ang totoo, journalism student ako. Gusto kong makakilala ng pulis na katulad mo dahil nagsusulat ako ng libro tungkol sa cops and robbers. Makakatulong ako sa'yo dyan. Kung gusto mo, pahiramin kita ng mga libro, mga research materials, makatulong sa'yo. Totoo? Pangako? Pangako yan. Hindi nyo mabuti yung kaso ni Domingo. Baka makalabas ng Maynila yon, lalo tayo mahirapan. Eh, nasaan ho ba si Ogie? Pupunta lang ng City Hall. Kumuha ng warrant. Darating na yon. Hello? Sir, Tepelon. Excuse me, sir. Hello? Hindi ba may usapan tayo na ipamimili natin si Jimboy? Kanina pa kami naghihintay sa'yo dito, ah. Ma, pasensya ka na. May biglang assignment na binigay sa akin si Epe. Kaya hindi kita masasamahan ngayon. Sana hindi mo na pinangakuan yung bata. Asang-asa pa naman sa'yo si Jimboy. Anong oras ba matatapos yung operasyon nyo? Sige ma, tatawagan na lang kita mamaya pagdating ko. Hindi, bali na lang. Ogie, nakakuha ka naman ng warrant? Wala ho, sir eh. Nag-out of town daw si Judge. Sa mga papeles natin eh, nasa kanya na. Oh, paano yun? Puspo na lang tayo. Ganun lang nga ho, sir. Oh, mga bata. Baka may lakad kayo. Asikasuhin nyo na muna. Puspon tayo ngayon. Ay, salamat. O, Jim. Baka may lakad ka. May date ka. Kinansel ko na nga, sir. Ganun ba? O, sige. Ogie, sandali lang. Sarento. Kapado mo ba yung lugar na pinagtataguan ni Domingo? Oo, Sarento. Butki yun. Bakit? Boy! Labalikan na, kakain na tayo. Boy, halika na. Kakain na tayo. Oo, ba't nagbihis ka kagad? Kararating-rating mo lang eh. Huwag kang makilam! Ito naman, nagkagalit kagad, uuwi mo lang eh. Ito naman, nagbihis kagad, alam mo namang miss na... Josie, ang init-init! Eh. Lagi kang nakakapit! Arakan toko! Diyan ka! Ano pong gusto mong gawin ko? Sige, kumain ko lang. Ano kasi pagkain ito? Mas malamig pa sa ilong ng patay na pusa. Yan! Hindi ko baka lahi sila. Boy! Boy! Alip mo talaga! Boy! Boy, magpapag-iwan. Nakikiwan. Boy Domingo! Arestado ka. Bakit ito? Anong kasalanan ni Boy? Marami siyang dapat sagutin sa batas. Ogie! Pusasan mo. Teka, teka. May warrant kayo? Hindi na kailangan ng warrant. Hindi niyo ako pwede isama na wala kayo warrant. Pag hindi ka sumama, kasama kang lilipad ng agila sa dibdib mo. Ang gulit niyo talaga. Sinabing hindi niyo pwede isama ng walang warrant. Kahit pulis ka, pwede kita itimanda.
Gusto mo ba ako subukan, ha? Alakay sa kanya. Mahal na mahal ko asawa ko. Huwag niya siya sasaktan. Asawa mo ba yan? Oo. Kaya nung sinusurveillance namin sa pandakan, nasabi ng babae, asawa yan. Kaya siya sa palok, asabi, asawa rin yan. Sino ba talaga sa inyong tatlo? Aray! Hindi na tayo yung Josie! Aray! Wala namang illegal sa ginawa namin, ha? Ayaw nyo, no? Binalik namin sa kulungan yung takas na yon. Jimmy, pwede kang bwertahan ng mga human rights lawyer. Sir, malino sa batas natin na pwede nating aresto yun ay isang takas na kriminal kahit na walang warrant. Hindi mo na dapat sabihin sa akin yan. Alam ko yon. Ang iniiwasan ko lang, mabutasan tayo. Ayan yun, sir. Hindi na maulit. Dapat. You may go now. Hi, Mami. Ay, andiyan ka na pala. Teka, matatapos na ako maligo. Hindi pa rin ako naliligo eh. Sasabay na ako sa'yo, ha? Ano ka ba? Okay lang yun. Baka makita tayo ng anak mo. Beginner and intermediate exerciser, and they're easy to follow and fun. Just as you're getting used to one song, whoop, you're in a new style, a new year, and a new look. If you do all 50 minutes, you can expect to burn between 250 and 450 Hello. Calories. Hello? Ma'am? Meron mong naghahanap sa inyo dito sa baba. Jimmy Santiago daw. Sige, pakitin mo na lang. Back on just 200 fat calories a day, which would mean trading 3 glasses of whole milk for skim milk and using maybe 1 less tablespoon of salad dressing a day, you'll add 2,500 to 3,500 calories. Good morning. Hi, tuloy ka, Sargento. As your level of fitness increases, you'll burn even more calories during each workout. Ay, hindi, kasi nag-exercise ako kaya ganitong suit ko. Halika, pasok ka. Come in. Halika, upo ka muna. Sige, thank you. Ang ganda nito lugar mo. Nag-iisa ka lang ba rito? Dalawa kami ng yaya ko rito. Nasa palengke lang siya ngayon. Ang mga parents mo? Nasa abroad na sila. Can I offer you anything? Coffee or juice? No, thank you. Hindi naman ako magtatagal eh. Dinala ko lang itong libro at ilang research materials na pwede mong gamitin. Para sa sinusulat mo. Ang bait mo naman, nag-abala ka pa. Catch naman ako. Pinangako ko sa'yo yan, di ba? Tumutupad lang ako. Thank you. Don't say thank you. You owe me one. What do you mean by that? I mean, pwede ba tayong kumain sa labas? Mag-dinner? Yun lang pala eh. Why not? Just give me a ring.
Mula amin na naluko yung taong yan, Chip. Yung mga pipenta niya mga kamot, sabo pala. Kawawa naman yung mga kabataan to sa lugar namin. Mula amin na reklamo sa kanya. Kaya lang, tatakot niya mga residente. May mga taong tumatawag sa opisina ko at nagre-reklamo sa akin tungkol sa bagay na yan. Pero ayaw magpakilala. Ngayon, ipare-raid ko ang klinika ng taong yan. Handa ba kayong tumistigo? Oo, Chief. Kalahan oras. Handa kami. Come in. Sir. Tama-tama ang dating mo, Santiago. Ikaw na nga humawak ng kaso ng mga yan. Hoy, bilis-bilisan nyo naman yan. Baka abutin tayo ng umaga. Johnny, bumili ka ng pagkain sa baba. Opo, Dok. Dok! Baka pulis, Dok! Ha? Oh, dali! 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 Dali mo, Dok! Salubungin mo sa baba! Dinner lang tayo. Bakit dinala mo ako rito? Kakain lang talaga tayo. Ang dami nating dinaan ng restaurant. Maraming maiinit ang mata doon. Tsaka maraming makakatendila. Mabuti na dito tahimik. Walang istorbo sa atin. Ayoko dito. Lumabas na tayo. Eh, kapapasok lang natin. Nakakaya naman kung aalis agad tayo. Basta ayoko. Pag pinilit mo ako, sisigaw ako. Sisigaw ka? Talaga. Sumigaw ka. Bakit hindi ka sumigaw? Eh, paano pa ako makakasigaw? Kinagat mo ng dila ko. Sorry, ha?
magkaroon ka pa ng oras sa anak mo. Akala ko nakalimutan mo na ang pangako mo eh. Pwede ba naman yun? Nangako ko sa kanya na ako magsasabit ng medalya. Kaya kinansel ko lahat ng appointments ko. Kaya magsasama tayo ngayon, buong araw. Okay, Mrs.? Oo, no, Jimboy. Saan mo gusto pumunta pagkatapos ng programa? Bublot kita. May medal ka sa school eh. Ha? Huh? Kahit saan, Daddy. Bastang importante, magkasama tayo ni na Mami. Lagi naman tayo magkasama ng mama mo. Kaya lang, alam mo naman si Daddy, masyadong maraming trabaho sa opisina. Maraming operations. Oo nga po eh, pero si Mami ayaw maniwala eh. Ba't naman ako maniniwala? Eh, ubod ng sinungaling niyang ama mo. Hindi ko nga alam kung anong nakain yan eh. Kung ba't sinipot tayo ngayon. Kita mo tong taon to kung ano-anong pinagsasabi sa harapan ng bata. Baka mamaya gawin ko'y binibintang mo sa akin eh. Hoy! Kapag ginawa mo yan, talagang maghahalo ang balak sa tinalupan. Hello? Hello, Jimmy? O, ang ate mo ito. Narito ako sa presinto 8. Nahuli ako eh. Naiwan ko kasi yung lisensya ko sa bahay. Hindi ako po pwede. May affair si Jimboy sa eskwela eh. Pwede ba? Daanan mo muna ako dito. Hindi nga po pwede. Gusto mo mamaya na lang. Ano? Pababayaan mo ako makulong dito? Ako naman, pambihira ka naman. Pwede ba? Dumaan ka muna. Hindi nga po pwede. Sino yung kausap mo? Huwag, Mami! Baka bumutok yan! Tumahimik ka dyan! Sinabing sino yung kausap mo? May sa demonyo ang baril! Baka mamaya bumutok yan! May bala yan! Wala akong pakialam! Magkakalintikan tayo dito kapag hindi mo sa akin sinabi kung sino kausap mo! Mami. Ano? Sasabihin mo ba o hindi? Mami! Ikaw talaga masyado kang dudera! Gusto mo kausapin mo kapatid ko to! Hindi naman talaga to! Kapatid mo, pati kapatid mo, dinadamay mo. Sino ba talaga yung kausap mo? Ate ko to kausap ko. Gusto mo kausapin mo. Ayan. Hello? Ano ba nangyayari sa inyo? Nag-aaway ba kayo? Ano, Jimmy? Pupuntahan mo ba ako dito o hindi? Darating ka ba? Oo, ate. Darating siya. Huwag ka mag-alala. Ako magpapaalala sa kanya. Oo. Imbaril! Ikaw talaga, pati ako mapapatay sa'yo! Ano? Paya ka, no? Nek-nek mo. Identified na ang mga hold-uppers na yumari ng payroll ng Execom Brokerage. At pinpointed na rin ng mga MBI ang kanilang hideout. Jimmy, I want you to coordinate with Attorney Lopez. His agent will back you up sa gagawin yung raid. Any questions? Nothing, sir. Any questions? None, sir. None, sir. None, sir. Good. Baba, Ambarel.
Santiago. Tatlong milyon ang laman nito. Sa'yo na. Pabayaan mo lang ako makatakas sa lugar na to. Santiago. Tatlong milyon. Sa'yo na to. Tanggapin mo na habang wala pang mga kasama mo. Huwag ka na magdalawang isip. Wala namang makakalam nito eh. Wala namang ibang tao dito. Tayong dalawa lang. Tanggapin mo na. Sige na. Salamat, Santiago. Pinamit mo yung utak. Akala ko ba may kasunduan na tayo? Palumar. Nakakapanginig ka ng laman. Hindi lahat ng pulis kaya mong suhulan. Kapag hindi ako nakapagpigil, tutundasin na kita. Raul! Pasasan to. Dagdagan ng kasong bribery. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations, boys. Congratulations. Congratulations. Good work. Kung ganyan ang trabaho nyo, lalong gaganda ang image ng departamento. Sir, sir. Paano ako? Ah, congratulations, Arbo. May performance ka rin naman, ah. Thank you very, very, sir. Sit down. Sit down, boys. Come in. Sir. Oh, Santiago. Congratulations. Condolence kami, sir. Bakit? Hindi naman ako nakasama sa promotion, sir. May citations nga, wala. Paano nangyari yun? Magkakasama kayo sa grupo. Ikaw pa nga ang team leader. Hindi ko nga alam, sir. Sandali lang. Yes, sir. Papasukin mo nga si Laya rito. Hindi ko nga alam, sir, kung bakit nawawala ang kopya ng 201 file ni Jimmy Santiago. Eh, sabay-sabay ko naman dilala sa kram yan. Pambihira ka naman, sir. Nawawala pala na hindi mo man lang sinabi sa akin. Magkakasama naman tayo dito, ah. Teka muna, mukhang hindi mo na ako nirirespeto, ah. Baka nakakalimutan mo. Nakatataas ako sa'yo. Sir, sinisir naman kita, di ba, sir? Sinisir mo nga ako. Ang taas naman ng boses mo. Tinatakot ba ako? Hindi kita tinatakot. Pero hindi rin ako takot sa'yo, sir. Tama na. Baka kung saan pa mapunta usapang yan. Kaya mo, Santiago, akong bahala kumayos niyan. Huwag na kayo magabala, sir. Hindi ko na may nahabol yun, eh. Ang sa akin lang, gusto ko lang ilagay sa tama. Permission to leave, sir. Sige, sir! Jimmy? Mukhang ang lalim-lalim yata ng iniisip mo. May problema ka ba? Wala? Baka naman naghahanap ka lang ng dahilan para makaalis ka ng bahay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sige, lumakad ka na. Baka kasi hinihintay ka na ng kadate mo eh. Ikaw naman kung ano-ano sinasabi mo. Eh sino ba naman ang hindi mag-iisip ng kung ano-ano? Nandito ka na nga sa bahay. Malayo pa rin ang lipad ng utak mo. Ano ba talaga ang problema, Jimmy? Wala. Nabanas lang ako sa opisina kanina. Nagkasagutan kami ni Captain Laya. Isipin mo naman. Ako ang team leader na umareso sa mga holdupper. Tapos ako hindi nabigyan ng promotion. Ano? Eh bakit naman? Nawawala daw yung 201 file ko. Lagi kong sinusubo ang buhay ko sa peligro. Tapos mababaliwala lang dahil sa mga inggitero. Nakakawalang gana. Eh, ano bang sabi ng hepe mo? Hindi ba malakas ka doon? Aayusin daw. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Tulog na lang tayo. Pagod na ako. Nga. Masama nga ang pakiramdam ko eh. Bango mo ah. Amoy tiger bang? Sweetheart naman, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo
na ang Tiger Balm, hindi pa bango. Eh, masakit nga ang katawan ko kanina eh. But that's unfair, Jimmy. Kung gusto mo, pababa natin ko sa media. Marami akong kilalang nagsusulat sa dyaryo. Huwag mo intindihin yun. Lalala lang ang gulo. At saka baka sumikat pa siya. Pero bakit ganon? Kung sino pa yung tapat sa tungkulin, siya pa yung na-overlook. Hindi naman yata tama yun. Wala tayong magagawa. Talagang ganon eh. Mabuti pa siguro, maligo ka na muna para guminhawa yung pakiramdam mo. Paliliguan mo ako? Sure. Tara. Ang sabi ko sa inyo, babayaran ko kayo pag may pera na kami! Anong pera? Wala kayong pera dahil wala kayong trabaho, mga batugan! Hoy, Mrs. Huwag kayong magsalita ng ganyan, ha? Baka hindi ko kayo matansya. Hindi lang pala kayo balasubas, mga bastos kayo! Wala kayong galang sa matanda! Inay, huwag na ho kayong makapagtalo sa mga yan. Hayaan niyo si Jimmy makipag-usap sa kanila. Darating na ho yun. Robert, parating na pala yung kapatid niya. Alin, yung parak? Oo! Anong pakialam ko? Hoy, huwag mo yung pagmalaki sa akin yung kapatid mong pulis, ha? Hindi kami natatakot! Ang iyabang niyo, pangit mo! Tama na! Ayan, Jimmy! Tingnan natin ngayon. Jimmy! Tingnan natin pagyayabang nyo. Anak! Bakit, Inay? Eh, yung mga yun, oh! Tatlong buwan hindi nakabayad! Siningil ko! Sinampala ko dito! Eh, dito pala, anak! Dito, oh! Sinampala ko! Sinampala ko! Ah, oo, ito! Huh? Ito ang sumampal sa nanay! Oo! Oh. Ikaw, tanda ka! Sobra ka silungaling! Oh. Gusto mong patuloy ko adila mo, ha? Kapag ginawa mo yan, masasabugin ko yung nguso mo. Yan! Kaya matatabang ang mga pulis! Dahil sa baril! Sa baril! Ha? Kung wala ka ba niyan, ganyan ka rin katabang! Ha? Na! Bugbugin mo pa! Sige pa! Saan ka sinapalito, Inay? Dito sa pala na! Eh, dito pala, anak! Sige, upagin mo pa! Sinampal mo nanay ko, ha? Hindi, sir! Sinungaling naman nanay mo, eh! Sinungaling ka raw, Inay? Anong sinungaling? Nak, tutugin mo pa! Sinungaling, ha? Mabait si nanay mo, eh! Mabait! Mabait ka raw, Inay? Alam mo naman ang nanay mo, anak! Mabait, ha? Sir, ano ba talaga tatabihin ko? Magbayad ka ng utang mo. Opo mo, sir. Magbabayad na po. Okay. Salamat, ha. Sinungaling talaga nanay nito. Kung hindi pa kita pinatawag, hindi ka magpapakita sa akin. Alam ko, masama ang loob mo sa hindi mo pagkakapromote. Pero nakita mo naman, lahat ginagawa ko para mabigyan lang ng katarungan ang pagsisikap mo. Wala na ho sa akin yun, sir. Salamat na lang. Huwag ka mawala ng pag-asa. Baka sa isang linggo, lumabas na ang promotion mo. SPO4 ka na. Meron pa nga pala ako isang magandang balita para sa'yo. Ano ho yun, sir? Ikaw ang napipisil ko para ipadala sa Amerika para sa isang buwang trainee sa FBI. Amerika? Iba na lang ho padala nyo, sir. Hindi ho ako po pwede. Sayang yun, Jimmy. Malaki ang matututunan mo sa training na yun. Oo nga ho, pero si Mrs. baka hindi ako payagan. Eh, yung dalawang araw nga lang ako mawala eh. Inaaway na ako. Eh, yung pa kayang mawala ako na isang buwan? Eh, baka katayin ako nun. Ang galing-galing mo sa baril. Asintado ka. Sa Mrs. mo takot ka. Mahana lang naman ako sa inyo eh. Ano, no? Ang ibig ko sabihin, mahana ako sa inyo sa galing ng pagbaril. Oo na. Pero Jimmy, yung sinasabi ko, para sa'yo. Pag-isipan mo rin. In May 1995, SPO4 Jaime Santiago attended a training program on forensic investigation at the FBI Academy in the United States.
returned to the country several months later. Good morning, sir. Good morning. Tulika. Sir. Taman-taman dating mo, Jimmy. Nire-request ni Colonel Dibayan na mapasama ka sa kanyang unit. Nabanggit siya ni Hepe na nag-training ka daw sa Aperga. Sa FBI. Ang taong katulad mo ang kailangan ko. Malaki ang maitutulong mo sa pagsasanay ng mga taong ko sa SWAT. Sir, sinusunod ko naman lahat ng pinag-uutos niyo sa akin, ha? Tsaka, wala naman akong ginagawang masama. Bakit tinatapon niyo na ako? Hindi naman sa ganun, Santiago. Malaki lang tiwala siya ni Hepe. Malaking break para sa iyo to, Jimmy. Para naman magamit mo ang natutunan mo sa FBI. Oh, huwag mo sabing hihiyay mo pa ako sa harap ni Colonel. Sir, kung sa tingin niyo maganda to para sa akin, sino ba naman ako para tumanggi? Good. Colonel, he's all yours. Jimmy. I wanna be a Eskimo, Eskimo, Eskimo. I wanna be a Eskimo, Eskimo. I wanna be a Lastico, Lastico, Lastico. I wanna be a Lastico, Lastico. Napasyal ka. Nakita mo ba si Jimmy? Ayun, oh. Babe!
Okay, mamaya. Hi! Hi! Long time no see, ano? Long time no see, ah. Oh, inggit na naman kayo. Okay lang, sige. Magpakasaya ka dyan. Oo, ano na nga. Pagbuti mo. Pagdating na pagdating ko mula sa Amerika, pinuntahan agad kita sa bahay mo. Ang sabi naman sa akin ng yaya mo, nasa Davao ka raw. Eh, hindi man niya sa akin masabi kung kailan ka babalik. Mabuti na lang at nalaman mo nandito ako. Kadarating ko lang kahapon. Nasabi nga sa akin ni yaya na dumating ka na. Kaya pumunta ako sa headquarters. Nalaman ko na lumipat ka na pala sa SWAT. Babe, sabay ka na lang mag-dinner mamaya. Gusto kong mabasa mo yung draft na sinulat ko. At tuloy makita mo na rin yung album na ginawa ko tungkol sa'yo. Album tungkol sa akin? Kasi habang wala ka, kinupit ko lahat ng balita at mga pictures na kinunan ko sa'yo. Nilagay ko sa isang album. Totoo? Oo, malay mo balang araw magamit mo yon. Baka isa pelikula yung buhay mo. Tsaka, miss na talaga kita eh. Ganun ba? Kailangan natin sila kunin ng patay o buhay. Copy? Copy. Yes, sir. Kami.
Nakakapanginig ka ng laman. Kayong tatlo, may kasalanan ito. Kung dumating sana kayo ng maaga sa usapan, hindi sana kami inabutan ng SWAT doon. E ano naman ang magagawa namin? Talaga namang naatrasi magdadala ng epektos. Dudo na ako sa inyo. Tuwing may mangyayari sa akin masama, wala kayo. Baka naman kayo nanguhuda sa akin. Matagal na tayo magkakasama, Tol. Hindi namin magagawa yon. Oo nga naman, boy. Magtiwala ka sa amin. Mabuti naman kung ganun. Dahil pag nagkataon, magkakaalam lang tayo. Papadala mo na beto kay Sir? Oo. Ha? Tapusin na natin ang problema natin. Bahala kay Sir. Santiago, kalimutan na natin yun. Congratulations. You deserve the promotion. Totoo ba yan o kanchaw? Hindi. Nakatataas ako sa'yo, pero magpapakababa ako. Maging magkaibigan na lang tayo. Thank you. Okay lang, sir. Sige, sir. Tumabi muna kayo, Mrs. Ako nang bahala rito. Anoy! Sipit ang krusito! Sumuko ka na! Kung ano man ang gusto mo, pag-usapan natin! Hindi ko kailangan ng mga pulis! Hoy! Mag-series kayo! Nanoy! Mag-usap tayo! Ibigay mo na sa inang bata! Hindi ka ba naawa? Ano man ang gusto mo, ibibigay namin! Patalan niyo ang anugano! Ang sira ulo nito eh. Raul. Sir. Get in touch with Jimmy. Sabihin mo, sumunod siya tundo. Yes, sir. All right, man, move!
Bakit, babe? May tawag ako. May hostage drama doon sa tundo. Kailangan ako doon. Ano si Pasadena? Sir, nasa lobby. Ayos sumuko. Papatayin daw ang bata pag tumagal pa kami rito. Mabuti pa. Sabihin mo sa mga bata mo, umalsa muna. Mamaya, baka magpanik yan kung ano pag-uwi sa bata. Kami na ba? Okay, sir. Yes, sir. Oh, kaya yan. Tabi! Tabi kayo! Tayo na. Jimmy. Si sir. Ayun, kausap si Kapitan. Sir. Santiago, buti dumating ka. Halika, pag-usapan natin to. Now, here's the situation. Si Rana, ulo ng hostage taker, na sobrang sa drugs. May hawak siyang bata. At anytime pwedeng patayin niya. Hanggit maaari kunin natin ang buhay ang hostage taker. Pero kung malalagay sa pangalang ibang bata, then we have no choice. Shoot him. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Come on. Move. Alay, doon kayo. Kami nang pahala rito. Delikado rito. Sige na, doon kayo. Sir, ito na yata yung pinakalikod eh. Sir, nakikita ko dito sa pwesto ko. Sige! Yeah! Sir, sinasaksak yung bata. Shoot him. Siya bang bata? Congratulations. Thank you, sir. Oh, Nay! Nandito Daddy! Pala kayo. Aba, dumating ka rin. Ano po yun? Mag-usap tayo. Oh, Jimboy. Ikaw, Jimmy, saan ka ba nagpunta? Ang sabi ng asawa mo, magdamag ka raw hindi umuwi. Inaabuso mong kabaitan ng asawa mo. Abay, sumusubra ka na anak. Bakit ganon? Ha? Ha? Ano ito? Suhol? Hindi ho. Pa-birthday ko sa inyo. Di ba malapit ang birthday nyo? Maliit ito ah. Hindi ho. May kasunod pa yan pagdating ng birthday nyo. Hmm? Anay? Na, huwag ka nang ganyan. Huwag mo nang konsumihin ang asawa mo. Hindi ka na makatagpo ng ganong asawa. Maganda na, mabait pa. Wala na yan ngayon. Huwag kang magpaliwanag sa akin dito. Doon ka sa asawa mo magpaliwanag. Sige, okay na. Mommy, I'm home. Ay, nakapagluto ka na ba? Nailuto mo na ba yung mga paborito kong pagkain, yung kare-kare, sinampalukang manok, yung, ketchup lan? Ah, patay. Oh,
Teka. Mukhang nag-overheat ka na naman. Eh, sino ba matutuwa sa mga pinaggagawa mo? Hoy, Jimmy. Mabuti naman at alam mong may asawa at anak kapag dapat uwian. Eh, sinasanay mo kaming sa araw ka na lang umuwi, ah. Saan mo ba inuubos ang magdamag mo? Mami, marami akong trabaho sa opisina. Tsaka nag-operation bakal pa kami kagabi. Tsaka may hostage drama pa. Ang galing mo talaga magdahilan? Iha! Iha! Baka naman totoong sinasabi ng asawa mo. Alam mo namang trabaho ng pulis. Wala sa oras. Tama ho yun, Inay. Totoo talaga sinasabi ko. Noon ho yun, Nay. Ngayon hindi na. Puro kasinungalingan ang pinaggagawa nito. Lola naman, turuan mo naman ako. Anong color nito? Oh, ito. Mukha. Brown ang... Pansamantala nating pinuputol ang programang ito upang ihatid sa inyo ang kabayanihan ni SPO4 Jaime Santiago. Isang hostage taker ang naparil at napatay ni SPO4 Santiago. Ayon sa ulat, nailigtas si Santiago ang batang hinostage ng suspect. O, nakita mo na. Totoo ang sinasabi ng asawa mo. Lola naman, turo mo naman ako. Daldal ka ng daldal eh. Napo ko talaga. O, sige. O, ayan. Labi, pula ang ilag. Sorry. Ikaw naman kasi, may telepono tayo, hindi ka man lang tumatawag. Biglaan nga eh. Alam mo naman ang trabaho ng pulis, talagang mahirap. Sorry na nga eh. Kiss mo na. Nandiyan pala si Santiago, sir. Magaling ba talaga sa brilliant? Magaling ho talaga, sir. Sa katunayan nga eh, ibang klaseng ginawa niya sa Tondo. Sa isang malita butas lang, tinira niya yung hostage taker. Ganun ba? Sandali lang. Susubukan ko ang galing nito sa baril. Sir! Kaya kaya ni sir yun? Bahala siya. Santiago! Putok na putok yung ginawa mo sa Tondo, ah. Magaling ka rin sa baril. Sintado ka pa. Tsamba lang yun, pare. Sa palagay ko nga. Ito, kaya mo? Alam mo, Sir Hinto, kapag nakikipaglaban ka, kailangan mabilis ka rin dito para hindi ka mauna ng iyong kalaban. Ha? Yan, kaya mo yan? Ha? Ha? Sargento, ang baril may sa demonya. Kaya kung magbibiro ka, huwag mo itututok sa tao. Baka makalabit ng kapwa mo, demonya yan. Bakit ang baril mo nakatutok sa akin? Baka makalabit mo yan. Huwag ka mag-alala. Wala akong kaibigan, demonyo. Sige, malis ka na. Hello? Si Major Lozada to. Pwede ko ba makausap si SPO4 Jaime Santiago? Eh sir, wala ho sila rito. Umalis ho silang lahat. Saan ko ba siya pwedeng makita? Importante lang to. Ang alam ko eh, Tagaytay. Sa Picnic Grove. Ganun ba? O sige, salamat. Tawagin mo si Leonardo. Sabihin mo may lakad tayo. Okay, Tol. Bakit, Tol? Saan ba lakad natin? Ito na ang pagkakataon ko para makaganti sa Santiago niyan. Siguro naman, di ka naman gagalit sa akin ngayon. Kahit papano, napasaya natin ang birthday ni Jimboy. Alam mo, tama ka. Kung sa bahay tayo naghanda, magulo na, nakakapagod pa.
Ang saya-saya ng pamilya ni Jimmy, no? Oo nga. Teka, bakit? Pambihira ka. Antayin mo tawagin tayo dito. Eh, nagugutom na ako eh. Oh, ate. Jimmy, halina kayo. Kakain na tayo. Oh, halika na. Halika na. Tamang-tama at gutom na ako. Okay ka lang? Si ate! Ligtas na siya. Kaya lang under observation pa. Dahil sabi ng doktor, kailangan i-confine pa siya ng ilang araw. Dahil baka magkaroon ng komplikasyon. Natatakot ako, babe. Baka hindi ka tigilan ng mga kalaban mo hanggat hindi ka napapatay. Sana naman dagdagan mo ang pag-iingat mo alang-alang sa akin. Swerte nila pag na-tsempohan nila ako. Malas nila pag nadali ko sila. Control! We're chasing two suspected holdoppers on board a red AM Manalo taxi with plate number NYC-301 in the vicinity of Ross Boulevard. Bilisan mo, ah. Oo. Ikaw, hintay. Palit lang ako, dollar, ah. Sige. Bati na! Ah!
tayo! Anong sitwasyon dito? Nasa loob ng taxi yung hostage taker. Hindi ho namin malapitan eh. I'll try to negotiate. Men, find your position. Jimmy, Raul, follow me. Raul, Jimmy, kakusapin ko. Ikutan nyo sa likod. Magsama kayo na iba. Yes, sir. Huwag kang lalapit! Wala akong dalang barel. Malinis ako. Oh, tignan mo. Wala akong tiwala sa inyo, mga pulis kayo! Yun na nga, pulis ako. Dapat magtiwala ka. Huh? Humayo kayo! Alam ko plano nyo! Babarilin ko to! Hold! Huwag kaibigan! Mahawa ka! Babayan! At pag dapat tayo yan, mapapasama ka! Kaibigan, magtiwala ka sa akin. Tutulungan kita! Huwag mo na sasaktan niyang babae! Nangangangangang sa'yo! Gamit na lang ang ko para matulungan kita! Pag tinawala mo ko! Huwag kayo nilapit! Babe! Raul, kung ano ba na dito? Anong ginagawa mo rito? Eh, di ba sabi mo, I'm the woman of the police? Kaya lagi ako nakasunod sa police. Yung, sir, bahay may tama. Luna, Boyo, dalhin niyo sa ospital. Oh, bakit? Yung babae may tama. Sir, ang kinasasamalan ng loob ko. Pinagbibintangan nila ako na hindi totoo. Lasing daw ako. Dalawang beses daw ako nagpaputok. Sir, sa tanang buhay ko, hindi ako umiinom ng alak. At saka marami magpapatunay na isang bala lang ang ginamit ko. At alam niyo yun, sir. Naniniwala ako sa iyo, Jimmy. Wala kang kasalanan. Kung ano man ang sinasabi nila laban sa iyo, huwag mong intindihin. Salamat sa tiwala niyo, sir. Pero ngayon lang ako naniniwala na mahirap talaga mag-isang pulis. Gumagawa ka na ng mabuti, masama ka pa rin. Wala tayong magagawa. Kasama sa trabaho natin yan. Just keep up the good work. Gawa ko man ang pumatay. Tig dahil sa kagustuhan kong iligtas ang buhay ng mga taong biktima ng mga kriminal. Tulad ngayon, nang dahil sa pagtupad ko sa aking tungkulin, may mga taong gustong sumira sa aking pagkatao. Linawin mo po sana ang isipan ng mga taong humuhusga, nagpipintang sa akin. Sana po, manaig ang katotohanan.
Kimmy, ayon sa ballistic report na padala ng NBI, ang balang tumama sa hostage taker at sa babaeng hinostage ay iisa. Ang ibig sabihin niyan, isang beses ka lang nagpaputok. You are cleared! Yes! Oh, ayun, no? Diba? You like it? Halika na. Let's go. Okay yan, babe. Bagay, ah. Ah, miss. Pakitabi na muna to at babalik ka namin mamaya. Opo, sir. Okay, thank you. Tara. Oh, ito. Baka maganda to. You want me to try it? Try it. Okay, wait for me. Ganda niyan, Mami. Ay, dun tayo. Bakit ka pumasok dito? Ang tagal mo kasi. Kasya sa'yo, ha? Oo, tamang-tama. Bayaran na natin yan para makalisa tayo dito. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ba nagmamadali ka? Nagugutom ka ba? Ako pala nagugutom. Magmerienda muna tayo. O sige, mabuti pa nga. Tara. Mami, daddy yun ah. Daddy! Shhh! Patay! Anong patay? Patay yung tiyan ko. Walang iya ka? Anong ginagawa mo dito? Sino kasama mo? Lab, malapit na birthday mo. Anong birthday? Anong isang linggo pa yung birthday ko? Wala pala. Wala. Baka naman binobola mo lang ako, tapos iiwanan mo rin ako tulad ng una kong boyfriend. Ipayin mo ako sa mga lalaki na kilala mo. Hindi kita iiwan. Itataya akong buhay ko para sa'yo. Oo, talaga, Lab? Sure. Kayo! Ano tinitingin sa akin? Hindi ba niyo kilala? Ako si Hulk Hogan! Hinahanap ko lang si Ultimate Warrior! Ikaw! Pag nakita ko siya, papalingin ko ang mga buto niya! Dito lang pala sa akin! Pagpalingin kayo sa akin! Love? Ang ganda mo! Bagay ka sa akin! Hindi ka bagay kay Machuan! Tayong dalawa lang! Ang bagay! Tayong dalawa lang! Sure lang sa akin! Papatay ka! Tayong dalawa lang! Mamapulis! Mamapulis! Pinagkukulungo doon! Ano si Tosin dito? May nangon stage sa loob. May baril. All right, Ben. Move. Kaibigan!
Ano ba talaga gusto mo? Ang gusto ko, si Ultimate Warrior galing dito. Alam ko saan nag-choo-choo sa inyo. Dito kami maglalaban. Babalihin ko ang makabuto niya. Sira na ulo niyan. Humanda kayo. Kaibigan! Hindi naman ganun kadali gusto mong mangyari. Ano, susundin namin sa respekis ng tao para dalhin dito? Ano, Las Vegas? Nandiyan lang yan! Nagtatago! Dali! Kung ayaw nito, papatay ako ng tao! Pasok! Kanina ka pa pinaabangan eh. Saan ba lakad ninyo ni Jimmy? Kasi magpapasama sana ako sa kanya sa Batangas dahil dumating yung Chewing ko mula sa Amerika. Gusto siya makilala. Mag-out of town pala kayo. Kaya pala ang aga sa opisina. Andun, tinatapos lahat ang report. Oh, ayan na pala si Jimmy. Hi babe, shall we go? Oo. Oh, paano? Kayo nang bahala dito. Kapag hinanap ako ni Kernel, sabihin mo na sa tabi-tabi lang. Ariglado. Basta ba huwag mong kalilimutan yung pasalubong namin eh. Oo ba? Ano ba gusto nyo? Kahit ano! Kung ano ba meron sa pupuntaan nyo eh. Sige, ako nang bahala. Jimmy, ingat lang ha. Baka pikot yan. Git ka lang. Huwag na yan yung kotse ko na lang, babe. Okay. Susi. Let's go. Babe, maraming tao nakakaya dito. Eh ano, mahal naman kita eh. Ilang oras pa nga lang na hindi kita mayakap at mahalikan eh. Talagang sabik na ako sa'yo. Para bang antagal mo nang nawala. Babe. Babe naman, ano ba? May tao, umitao. Sinasabi ko na nga be. Siguro naman di ka na makakapagkaila ngayon. Lumabas ka nga rito, lalaki ka. Mami! Mami! Iwan mo nga ako! Huwag ka mag-scandal dito! Maraming tao! Ay, naku! Hindi na ako may iwan! Inom ba siya? Bakit hindi mo ba ako kilala? Babe! Mama! Hindi mo ako kilala, ha? Ako ang misis niya! Ako si Mrs. Santiago! Hoy! Ito bang bansot na to pinagpalit mo sa akin? Hoy, kapre! Huwag mo kong tatawaging bansot! Eh, anong gusto mo itawag ko sa'yo? Haliparot? Alempo? Mama! Mga agaw ng asawa? Mama! Tama na! Mrs. Santiago, hindi mo nalalaman kung ano ang sinasabi mo. At hindi mo rin alam kung paano na buong relasyon namin ni Jimmy. Hindi ko na kailangan malaman yon. Malanti ka! Huwag mo kong sasaktan, Mrs. Santiago. Hindi kita sasantuhin. Babe! Babe, umalis ka dyan! Sige! Para magkatapos na tayo! Tumakot ka dyan! Matikaw pa! Maliling ko! Umalis ka dyan, sabi! Parang awan yung nanak ko. Diyos ko po! Babe! Mama! Mama! Babe! Tapusin na natin ang problema ito! Sige! Umalis kita dyan, Jimmy! Ayawan niyo ko nito! Papatayin ko ang babae mo! Sige na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Sinabi ako atas ba? Jimmy! Tama! Niloko ho niya ako, Inay. Niloko niya ako. Nung una, akala ko ako ang mali. Dinadaan ko sa pagnanagang mga pagdududa ko sa kanya. Dahil gusto kong magkaroon ng kasagutan ng mga iniisip ko laban sa kanya. Ginawa ko yun, Inay. Ginawa ko para lamang lumuwag ang kalooban ko. Pero alam niya namang mahal na mahal ko si Jimmy. Anak, dumarating talaga sa buhay na mag-asawa yan. Kung natukso man siya, lilipas din yon. Alam ko, babalik din siya sa iyo. Babalik siya sa iyo. Hindi ko kagustuhan ang nangyari, Inay. Isipin niyo naman, anibersaryo ng kasal namin bukas. Sa halip na maging masaya ako, kataksilan at sama ng loob ang ibinigay niya sa akin. Kaya ayoko nang umasa.
tinanggap ko nang pinagpalit niya ako sa ibang babae. I'm sorry, babe. Hindi ko gustong saktan ka. Alam mo naman... Huwag ka nang magpaliwanag, Jimmy. Kasalanan ko rin naman eh. Nang makilala kita, nagtiwala agad ako sa'yo. Ni hindi ko tinanong ang tunay mong pagkatao. Kung ano ka, sino ka, ang minahal ko pala eh. Hiram ko lang. May tunay nagmamayari. Babe, mahal kita. Mahal kita, alam mo yun. Mahal din naman kita, Jim. Pero alam ko na walang patutunguhan tong pagmamahalan natin. Hindi rin kita masusolo. Isa pa, ang mga bagay ni Niram ay dapat isolid. Balikan mo ang pamilya mo. Lang may tunay na karapatan sa'yo. Babes, pero paano ka? Marami namang paraan para makalimot. Pero hindi ko magagawang agawin ka ng tuluyan. Huwag na nating dagdagan pa ang ginawa nating kasalanan. Pangako mo na uuwi ka. Paliwanag mo. Alam kong pinagpalit mo na kami ng anak mo sa ibang babae. Kaya kung saan ka masaya, doon ka. Malis ka na rito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Alam mo naman, Mr. Palomar, 20 milyon ang halaga ng transaksyon ninyo. Kaya nagsisiguro lang si Mr. C na walang mangyayaring bulyaso. Kaya mamimili ng lugar at oras kung saan kayo magpapalit ng apektos. Walang problema. Kung yun ba ang gusto niya. Pero kailangan, malaman ko kaagad kung kailan. Para may handa ko yung mga apektos. Sige, huwag kayong mag-alala. Tatawag ko sa inyo kaagad. Sige, Mr. Palomar. Hello? Hello? Pwede ko po bang makausap ang daddy ko, si SPO4 Jimmy Santiago? Oo, sandali ah. Chief, telepono, si Jimboy. Bayong, lagay mo sa kotse to. Hello? Oh, Jimboy. Daddy, bakit hindi ka na umuwi? Galit sa akin ng mami mo eh. Hindi ah, miss na miss ka nga ni. At tsaka, di ba wedding anniversary nyo ngayon? Apat, magkakasama tayo, di ba? Hindi mo na ba kami mahal? Mahal ko kayo ng mama mo. Eh, ganun naman pala eh, di bumalik ka na. Ano bang gustong regalo ng mama mo? Teka, Daddy, ah!
Itatanong ko muna sa kanya. Mami! Mami! Ano raw ang gusto mo regalo? Sabi ni Daddy. Daddy, ang sabi ni Mami, kahit ano, basta daw ang importante ay bumalik ka na dito. O sige, uuwi na ako mamaya. Daddy, pangako yan, ha? Ha? Hihintayin kita. Love you, Daddy. Pangako yan. Mami! 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 Tumawag si Daddy. Ang sabi niya, uuwi na siya dito. Maniwala ako sa'yo. Hindi tatawag yon. Totoo, Mami. Tinatanong nga niya kung anong gusto mo rang regalo eh. Ang sabi ko, sabi mo, kahit ano, basta ang importante, bumalik na siya dito. Kasi, wedding anniversary niyo ngayon eh. Jimboy, gabing-gabi na. Pumasok ka na. Hinihintay ko po ang Daddy, Mami. Huwag mo na siyang hintayin. Hindi na darating yun. Halika na. Matulog ka na. Pero nangako siya sa akin na darating siya ngayon eh. At saka ang alam ko, lalabas tayo. Tulad last year, magkakasama tayo. At kumain pa tayo sa labas, di ba, Mami? Pangako. Ganyan naman talaga ang Daddy mo eh. Mapupuyat ka lang sa kahihintay sa kanya. Halika na, matulog na tayo. Hayaan mo, pagdating na pagdating niya, gigisingin kita. Baka hindi mo ako gisingin? Gigisingin kita, okay? Let's go. Okay! Si Daddy yata yun, Mami. Pero hindi nyo na ipapasok? Hindi na. Jimboy? Daddy! 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 Daddy ko. Happy anniversary. Isang malaking pagkakamali. Pero sana naman, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para maituwid ko ang lahat. Kung nangangako ka bang hindi mo na ako lulukuhin eh, bakit hindi? Promise. Oh, total, nakabisa pala kayo. Si-celebrate natin ang anniversary namin ng mama mo. Kakain tayo sa labas! Naniwala ka na sa akin? Let's go! Hello, good evening. Hello. Jimboy? Si Colonel Tibayan dito. Gusto ko sana makausap ang daddy mo eh. Opo, andito po. Dad, si Colonel Tibayan. Hello? Hello, Jimmy. Nakatanggap ako ng impormasyon. Alam na ng intelligence ang kinaroroonan ni Boy Palomar. Bumalik ka sa opisina ngayon din para mapag-usapan natin kung anong dapat natin gawin. Sir, hindi ko pa pwede ngayon dahil wedding anniversary namin mag-asawa eh. Alam ko, wedding anniversary mo, pero palalampasin mo ba itong pagkakataon na ito para mahuli si Boy? Alam mo naman natin nanggap ng pressure kay General mula na makatakas yan. Ayan, binabanatang patay ng media.
Jimmy, kailangan mahuli siya. Patay man o buhay. Mami, paano yan? Kailangan daw ako ni Sir. Sinasabi ko na nga ba eh. Mas importante pa yung trabaho mo kaysa sa amin ang anak mo eh. Hindi naman sa ganon. Kaya lang talagang... Huwag ka na magpaliwanag, Jimmy. Naiintindihan na kita. Sir, darating ako. Salamat. Salamat, Mi. Mag-iingat ka, ha? Para sa amin ang anak mo. Pandarin mo na yung helicopter. Alis tayo dito.
magtago! Takbo! Santiago! Are you alright? Santiago! Patay ka! Joe, okay ka? Okay lang, sir. The police lang to. Ang sigawandahing ng kasama mo. Kung sanay ka, mabumutas ng buo ng tao. Sanay din ako! Pakinggan mo ko! Hayop ka, Palomar! Santiago! Ikaw na siya! Santiago! Malapit na ako sa'yo. Nasaan ka na, Santiago? Magpakita ka na! Mahina na ba ang baterya mo? Sumagot ka naman! Santiago! Santiago! Huwag ka na magpalakas ang loob, Palomar! Mabuti pa! Magdasal ka na! Dahil tatadarin ko ng balay ang katawan mo! Santiago! Hepe! Kilala kita! Huwag ka nang makialam dito! Si Santiago lang ang kailangan ko. Kapag napatay ko siya, susuko na ako sa inyo. Okay ba? Ayun ka talaga, Santiago! Kung gusto mo, sabayan na tayo! Call ako. Pero sinisiguro ko sa'yo, hindi lang sa noo ang tama mo. Santiago, are you all right? Are you all right? Answer me! Mission accomplished, sir. In 1995 alone, Jaime Santiago received three prestigious awards, namely, the 10 Outstanding Policemen of the Philippine Award of the JCs,
the Special Act of Heroism Award from the PNP National Capital Regional Command, and the 10 Outstanding Policemen of WPD from the Rotary Club. He was also chosen as the Senior Police Officer of the Year of the WPD. Attorney Santiago has been promoted to Inspector and was designated Chief of the Elite SWAT Unit of the WPD.